Good morning, good morning. Morning sa inyo mga kadarna. Sabi ko sa inyo, hindi ako magaganito. Hindi ako sanay yung magdadaldali. Hindi ako sanay ng nagre-reaction at hindi rin ako sanay ng meron akong titirahin. Pero sumusobra na kasi itong si Kurimao. Kurimao, sila ang nagbansag niya na sa pangalan mo Kurimao. Hindi ako mahilig magganyan eh. Ito nga, nakikita ko at naririnig ko ang mga vlog mo. Pinapanood ko, tinitingnan ko isa-isa. Pero base sa mga sinasabi mo, parang ang dami mong alam. Kapamilya ka ba ng mga yan? Nung una, ang nilabas mo nga yung about bading-bading eh. Ngayon, pati meron na yung natutulog sa sahig, meron na yung nakatalikod, at may puwet-puwet ka pang binabanggit dyan. Parang ang dami mong alam. Ikaw ba ang nag-retrieve niyan? Wala bang nag-retrieve niyan bago ipinasa sa'yo? Ang pinagtatako kasi, bakit ang dami pang sinasabi? Bakit ang dami pang binubulgar? Hindi mo, alam mo, para isang ano na lang? Para isang bagsakan na lang. Wala nang maraming dada. Wala nang maraming kuda. Ang gawin mo, kung sino yung nag-uuto sa'yo, utusan mo na idemanda na lang si Migs, si Jethro. Idemanda na lang, at doon yung sa korte pag-usapan yan. Huwag yung kung ano-ano pa inilalabas mo. At yung mga naglilinis-linisan naman dyan na kunyari walang alam, ay lumabas na kayo. Ginulo nyo lang ang mamigs. Isa lang eh. Idemanda nyo, dalay nyo sa korte, at nang magkaroon naman ng pagkakataong ipagtanggol ni Bunso ang kanyang sarili. Hindi yung puro na lang siya tahimik kasi ang ginagawa ni Bunso, less talk, less mistake. Ayaw niyang may masaktan, ayaw niyang magsalita, gusto niya lang ng tahimik in respect to all of this relative. In respect sa mga kapatid ni Mahal. Kita nyo naman, wala nga kayong naririnig kahit isang bato ng salita. Kahit na anong sinasabi nyo dyan, wala kayong naririnig. Kasi ang inaantay ni Bunso, dalhin nyo sa korte yan para meron silang pagkakataon na lumaban. Pero narinig ko nga, ang sabi dyan ni, ang sabi ni Jethro, tinawagan niya si Sir Jason at sinabi niya na pinapatigil niya itong si Kurims. Pinapatigil niya na, na pagsabihan na. So, ibig sabihin, nire-respeto pa rin niya ang tao, nire-respeto pa rin niya ang kapatid ni Mahal. Sino ba ang nag-retrieve niyan? Sino ba may karapatang mag-retrieve niyan? Siyempre, yung kamag-anak ng tao, kapatid, o yung sino pa man, hindi ibang tao mag-retrieve niyan. Ang nag-retrieve sino? Si Upeng? At sino ba si Upeng? Kaano-ano nyo ba yan? Kapatid nyo ba yan? Kamag-anak nyo ba yan? Alam nyo, para isang sakita na lang, dalhin nyo sa korte, demandan nyo na yun si Bunso at si Jethro. Doon lalabas talaga. Kasi kung may kasalanan talaga yan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nananahimik lang sila. Hindi porque sila ay nananahimik, sila ay guilty. The person is innocent unless proven guilty. So, kayo lang mga tesorere family ang may karapatang magdemanda at hindi nyo na dapat dinalain sa SOCMED. Noong una pa lang dapat yan, inayos nyo na, dinala nyo na yan sa korte. Huwag nyo marami ng sat, pinahaba nyo pa. Sa mga naglilinis-linis, ano, walang alam, demanda nyo na. At ikaw naman na nag-aalam-alam na maraming alam, Upeng o siya, nasabi mo pa magwi-witness ka. Bakit? Sino ka ba? Huh? Sino ka ba? Kapatid ka ba? Kamag-anak ka ba? Sabihin pa sa inang attorney. Silencio! Silencio! Ordering the court! Kaano-ano mo ang iyong ang wini-witness mo? Kaano-ano mo? Ang sasabihin, kaibigan lang po eh, kaibigan, ay wala kang karapatan dito. Saan ang mga kapatid nito, buhay pa ba? Ay sila dapat ang nandito, hindi ikaw. Ayun ang sasabihin ng matandang atorne. Ay sige, sumigi na kayo dyan. Kung talaga may kasalanan niya si Bunso, pagdudusahan niya yan. Ayun lang, wala tayong kinikilingan dito. Kasi nakita ko kasi naagrabyado na tong isa eh. Buong nationwide na. Buong social media na pinag-uusapan na si Bunso, ay mawa naman kayo dyan. Palagay nyo kapatid nyo o anak nyo yan, gugustuhin nyo ba yung nangyayari? Masalamat kayo, pati si Nanay Belen tahimik. Pero kung ako nanay, tinitira ni anak ko, lalabas ako dyan sa social media. Salamat nga kayo, tahimik sila. Mga Molinong may respeto, mababait.
Okay, yun lang po ang gusto kong sabihin dyan. Dito, maganda umaga sa inyo lahat. Ulitin ko ha. E demanda nyo na si Bunso, dalhin nyo na sa korte, pagdusahan ni Midian kung siya may kasalanan at si Jethro. Nang wala ng dada, nang wala ng kuda, nang wala ng marami pang inilalabas dyan. Mag-aalaman na mag-aalaman. Okay? Thank you sa panonood mga guys.